Well, sinabi ko na na noon pa na may halong galit, ano, parang di ko maintindihan kung sino nagmamadali. Ang layo-layo pa ng 2028, bakit binubugbog na yung front runner, ika nga. Isa sa mga anak ni Senator Aimee ang matapang na nanagayak at nagsalita na para sa bayan upang matapos na nga raw ang maling pamamalaka bago pa nga tuluyang bumagsak. Sabi nga ng ilan, si Senator Aimee na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad ng magkagulo sa ating bansa. Ngunit wag na raw nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang mga politiko na mamuno pa sa bansa. Kung tunay nga raw na may malasakit pa sa bansa si Senator Aimee, ay dapat nga raw ay unahin niya ang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema ng kinakaharap ng publiko nang dahil daw sa baluktot na pamamalakad ng gobyerno ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, especially dito sa pamilya ni Senator Aimee. Si Senator Aimee nga daw ay torn between two lovers na iipit siya talaga sa dalawang nag-uumpugang bato, kapakana ng taong bayan o kapakana ng kanyang kapatid. Sabi daw ng mga anak niya, "Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do." Marcos style masipag si Apolacay Marcos Sr. Kabaliktaran daw nitong si Marcos Jr. dahil tama daw, spoiled brat ang legacy ng Marcos Sr. Lalo na sa 20th year anniversary ng EDSA Revolution, ang American press nagre-reklamo na anong nangyari sa EDSA Revolution na CIA pala ang may kagagawa noon at sinisisi ngayon ng US press o media ang CIA. Bakit pinatalsik nila si Marcos Sr. ng inupo ng Cory government at iba pa na lalong naghirap ang Pilipinas? Walang saysay ang EDSA Revolution. Yun ang nababasa ko sa napanood ko sa TV noong 2006, 20 years after. At ang mga articles, sinasabi na the greatest single act of legacy or kabayanihan ni Marcos Sr. yung umalis siya, nagkaroon ng bloodless revolution because of Marcos Sr. Pinupuri na nila si Marcos Sr. doon sa US. Doon daw siya na siya na ganyan pala. Basta pag mano Marcos Sr. at yung legacy niya, yung pangalan niya, maiyak-iyak talaga ako. Nasasayangan ako itong ginagawa ng kanyang Marcos Jr. na walang pakialam sa magandang pangalan na na-establish ng kanyang amahan. Ano ba ito? So, Manang Aimee, alam ko, ikaw yung nadisiplina ni Marcos Sr., kaya sana you do the right thing. Pakinggan mo ang iyong mga anak. Yung sabi na, do it for the sake of Grandpa, para hindi tuluyang masira ang pangalang Marcos. Kasi kung wala kang gagawin, Senator Aimee, wala na. Marcos will go down in history as the worst president, itong Marcos Jr., ha? At madadamay ang magandang legasya ng Marcos Sr. dahil sa ginagawa ng kapatid mo. Please lang, Manang Aimee, do it. Sa ibang balita ay itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot siya sa kumakala na di umano'y tangkang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Gusto rin niyang makausap si Pangulong Marcos kaugnay sa pagsuspinde sa Sunshine Media Network International o SMNI. Nababahala raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 30-day suspension na ipinataw sa Sunshine Media Network International o SMNI, kung saan mayroon siyang programa. Ayon kay Duterte, hindi raw nasunod ang tamang proseso. Bunso nito, nais daw ni Duterte na makausap si Pangulong Bongbong Marcos kasi nadali yung aking gikan sa masa. I do not want to confront the president, but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chiloy Garafel, lagi raw available si Pangulong Marcos para kay Duterte. Makikipag-ugnayan din daw ngayon si Pangulong Marcos kay Duterte kung gusto nito makipagpulong. Muli namang tinanong si Duterte kaugnay sa kumakalat na destabilization plot daw kung saan may pulong umanong nangyayari sa mga retired general sa Davao City. Itinanggi ni Duterte na sangkot siya dito
wala raw siyang dahilan para pangunahan ang pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. Wala raw siyang problema sa Pangulo at wala raw mali sa direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Sino namang gagong pulis o pati military na magkipag-meeting sa akin to disturb? He must be crazy. I'm comfortable with Marcos. Wala mong bugoy na kitang major errors, corruption, abuso. Apparently, si Marcos is treading on a straight path. Kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, masaya ba kayo na sumusuporta na ngayon si Duterte kay PBBM? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Sabi ni Gio, kuting silence means he is guilty. Well, not necessarily, but it is evidence na he is not reacting in a regular way. Kasi kung ikaw ay, normally yan pag sinabi, ikaw, magnanakaw ka. Hoy, hindi ako magnanakaw. Yung reaction, yung spontaneous reactions are evidence of guilt or innocence. Sabi ni Adrian, inflation is down, shabu prices down. Good job sa government. Lokon to. Maling produkto ang nagmura. Taong bayan ang nagmumura din. Sabi ni Jeff, pwede bang mag-demand ng hair follicle test sa president to know if he's negative sa mga illegal substances? Okay, this is my take on that. Take note that this is a take, ha? So it's my opinion. For me, yes. But we have to phrase it correctly. Now, addiction is a health issue. It's not just a crime, it is also a health issue, diba? Now, if there is a strong indication that the president might be involved in this, then the health kasi of the president is national interest. At mayroong requirement of disclosure ito sa ating saligang batas. I have to do a separate live for this para makita natin yung mga requirements and exactly what should be disclosed to the people. But if we make it a health issue, then yes, it is possible to demand it. Now, what I'm saying here is, I'm not saying it is true or it is not true, but this is how we can ask for it. Sabi ni Dio, bakit sa admin ni FPRD ay grabe ang suporta ng majority ng Pinoy samantalang si President Marcos, ang mainstream media, ang sobrang suporta while majority of Pinoys ay galit? Maybe it's because of what people see. Parang hindi nakikita yung kind of governance dati where we were satisfied that even if hindi perfect, di ba? Even nasasatisfy pa rin tayo na may nakikita tayong mga galawan na that was not evident in other administrations. Ito sabi ni BCPIN3TV. Huwag niyo na i-rehash ang mga binasag na narrative ni FPRD. Balikan niyo pa eh si Digong na nagsabi. So ano nga yung sinungaling si... Hindi! You didn't listen, ano? Ay, sorry. Okay. The president did not say with absolute certainty that a video exists or not. He also made a conjecture. Kasi ang sinasabi niya, wala yan. Kasi kung totoo yan, dapat nilabas na yan. So, what he's saying is that, one, he doesn't know, and two, he's guessing as to why it's not coming out. But because how can he say with absolute certainty, eh, hindi naman niya alam if the video even exists or not. Diba? That's amorphous. Nobody knows yet. Or at least the general public. Only those who have copies or a copy of that video, if it exists. So, no, you cannot make that conclusion, binasag na narrative. Did you listen to his words? This guy is a lawyer, so he had to be very careful with what he was saying. So no, he did not say that doesn't exist. Alam kong hindi lang ganyan. He said, kasi kung may ganyan, eh dapat nilabas na. Which is why nagla-live tayo ngayon. Nagpresenta tayo ng teorya kung bakit hindi yan lumalabas aside from the fact that it, aside from the theory that it does not exist. Okay, so ang theory ni FPRD is it doesn't exist kasi kung sakali, dapat lumabas na yan. Ang theory natin is, whether or not it exists, hindi yan pwedeng ilabas kasi wala sa timing. Wala sa timing because
kung inihabol natin ang possible succession or we need to protect the successor, it has to be done at a time when that successor, if having proven that the current occupant of the position is incapable of continuing in office, then the GMA formula can kick in. Okay? So, what you have isn't one sure answer and one theory. What you have are simply two theories. So, no, I don't, that would be an incorrect interpretation of what the president said. Sabi ni Reynaldo, daming nabud ni BBM dahil sa pangarap niya na hanggang ngayon walang natutupad. Marcos loyalists na lang ang naniniwala sa kanya. Uy, marami rin tumuwid ng Marcos loyalists. Ito, tama sabi ni CEO Kyun Su. Sabi pa nga ni Presidente, di na bago yung mga gumagamit na talaga sa gumagamit na taga-gobyerno. Okay? So itong si ano, si sino ba yung commenter kanina? Falsus in uno, falsus in todo. Or if you lie in one statement, then the rest of your statements are not credible. So you cannot pick and choose. So sinabi rin ni President, ni former President Duterte, na may mga officials who use. Ngayon, are you saying that you believe one statement but you don't believe the other? So, at sinabi din po yan ni Maharlika. Naniniwala kayo dun sa ibang sinasabi ni Presidente Duterte, pero dun sa, hindi kayo naniniwala sa dating mga niyang sinasabi, pero ngayon naniniwala na kayo. Okay? So, don't mistake yung gigil ninyong makita yung video with there is no video. Di ba? Kaya yung nanggigigil eh, meron dito inip na na makita. Yung iba, ayaw talaga nilang maniwala na may video, so they're saying na wala yung video kasi hindi nilalabas. But there is a plausible explanation for that. What I'm saying nga is that it is a possible explanation because again, none of us know if that video exists. Sabi ni Jeff, what if hindi niya sasagutin yung COCA issue? Still considered po ba na betrayal of public trust? Ano ba? High crimes na yan. Diba? Why would you not participate in an exercise that can exonerate you? So, isa pa. Alam ko na may theory na umiikot dun sa kabila that the former president actually has a copy of the video. So his statement today negates that theory. Kumbaga, negates that suspicion. Kumbaga, dinideny niya. Oh, may mga nagsasalitang ganun. O, di sige, sagutin ko ganito. Wala yan. Doesn't exist. Hanin says, the reason this admin cannot address the issue is because they know it exists. And once it is proven over time, the people will lose 100% of their trust in the admin. Hence, the latter will have no chance of appealing itself to the people for consideration whatsoever. After all, who among sane Filipino citizens will renew their trust in an admin that blatantly lied? Bitin ko, hindi po makita yung buo. Sabi ni Tej, kumbaga, PRD is laying the premise na wala siyang kaugnayan kung meron o wala. Sabi ni Freddy Orendina, Jason sa saw the 15-minute video. Nagparinig kasi si Sir Jay. And if you interpret it a certain way, then it indicates that he had seen a video. By the way, guys, nobody says, oil Maharlika makes reference to a video, I understand that there might not be just one. Okay? Daming nanonood. Sabi ni user,
Ako naniniwala kay Maharlika at SAS. User, hindi ko nakuta. Sabi ni Jack, alam nyo, PRD is a game master. I agree also. Sandali, ayusin ko lang to. Ayan, para mas madali makita yung ano. Sabi ni Dot, sabi ni PRD, mahina na siya, hindi na niya kaya sa 2025. Ano to, drama lang? Kunyari, ayaw? Kayo naman? Kailan ba siya nagkaroon ng ano? Di ba, we all deserve the right to change our minds. Yun yung unang tanong sa akin, nung ano eh, nung appointed. Dati ako, bakit ka mag-state? Sabi ni Gear, yung mga pula na affected sa existence ng video, eh di huwag kayong manood ng vlog nila. Ang dami yan. Kaya lang, I expected this. Kaya natatawa na lang ako. Because of course, they have no ready answer. So, for those who are against the idea of a video, I'm very worried. They have no answer. I bet you didn't see this coming. Sabi ni Stormy, ako naniniwala na series sa bulburong video. Okay, sabi ni Pochi, do you think PRD is still in his right mind or signs of aging na? I talked to him personally and no signs of aging. Ano nga lang, hindi lang siya makasyadong makapagmotor. But very, very sharp and grabe yung memory. Sabi ni si Haya, if the video exists, is it enough reason for impeachment? Yes. But if Congress resists it and people are angry, then what you will have next is something like ERAP. Sabi ni Seo Kyunsu, kasalanan na naman ni PRD yan, ginulong lahat. Thank you kay Rolando Plaza, oops, for your super sticker. Alam nyo, para dun sa mga nasa TikTok, sa lahat actually, dito sa mga live ko, hindi po, yung mga obvious goals, oh, hindi namin pinapansin yan. But even if you don't agree with us, pero polite kayong magtatanong, sinasagot po namin. Para dun sa sanay sa akin, lalo na dun sa mga live ko, pag TikTok lang ang audience, you know, they can, basta maayos yung pagtatanong, masasagot ko kayo. Pero kung nandito kayo just to hate, matandaan po ninyo, maaari naman po kayong mablock. Eto, si Ma'am Christine has a good take. Sabi niya, hindi uubrang, he who accuses must prove, we are not in court. And this speculation puts BBM's capacity to lead in question. Tumugot dapat agad na hindi ito totoo. Yep. Lalo-lalo na because it is destabilizing. Diba? Oo, tama kayo, Miss Christine. Kasi, kung wala naman din kasing evidence, this is simply talk. People believe that there are things going on that the admin might need to explain. Eh, instead of addressing the issue, nagkakaroon ng takedowns. Merong mga trolls na nag-a-attack ng personalan and so on. And these trolls are very, very clearly in the payroll because they don't make a secret of it anymore. Di ba? Di nga nila dinideny na bayaran sila eh. So, ang punto dito is that the deadma, which is interpretable as fear or reluctance, the trolls that are on overdrive without very much logic, the actions that tend to make people, that tend to suppress free speech, they're indicative that something is wrong. A normal reaction would be, what? No, that's not true. Diba? Because if it really isn't so, then nobody will ever be able to come up with evidence for that. Video or no video. Diba? And if somebody says, ay, eh, paano kung na-doctor din yung video? Dude, nadidetect na po yung mga yan. Sabi ni Xerxes, BBM should just heed Locke's advice. Just do the drug test, submit urine, and hair strand specimen, and publicize the results. It would certainly go a long way. Sabi ni Eduardo, deny for the meantime, then heighten the surprise later on at the proper time. It's like saying, hindi ako tatakbo, and then surprise, tumakbo.
Okay. Yeah, sure. You can keep telling yourself that. Did you listen to the video? Did you listen carefully? It was speculation. And what you're saying is that FPRD said to the effect that there is no video. To the effect, really? He was saying, he was speculating. He was basing it on the fact that it had not come out. Now, we provided a plausible explanation as to why it isn't coming out, which negates now, or possibly negates, or increases the number of theories that are out there, indicating that this is just another one of those speculations. Okay? He said he's also satisfied with the government and corruption, etc. Did you see it? Yes, of course. But this guy, I wouldn't trust him not to change his mind either. Or there's also another reason. Para sa akin, sure. For me, this is indicative that you're giving a lot of weight to what President Duterte is saying, ha? Huh? And sure, ako, I give it a lot of weight. But I have my own opinion on that. Kasi ako, we report all of we report this, and every day there's something new. Ba? What the promise, what about sa agri? Well, the president was talking about corruption. But me, what about incompetence? Because you can impeach for incompetence as well. Because you know what incompetence is? If your government officials are failures, that's still corruption. Because the people are not getting their value for money. In your personal view, would you like the video to show now? No. Even if there's no gulo, no? Even if there's no speculative succession happening, I don't want it to come out now because I like seeing people running scared. Okay. Yeah, that's interesting. Sana, attorney, sabi ni Jay, pag public official at may controversial na ganyan na issue, regardless, videos man yan, wiretap, matik, sana na walang immunity with regard coming from fruit of a poisonous tree. Hindi po kasi immunity yan eh. It's a rule of evidence. Kasi if we allow evidence that's illegally obtained, then we are, you know, we're tolerating crimes. Lalo-lalo na yung mga violation of privacy. Sabi ni Ma'am Susan Marcelo, nakakabingi kasi ang katahimikan ng palasyo. Dapat kung may mga malicious na comments about government or the president for that matter, dapat maagap sila na sagutin para wala nang duda ang mga tao. Akala ko ba magagaling ang mga tao na iuupo nila sa communications team niya, pero parang mahina o walang experience ang mga nakapalibot sa kanya. Ang ano ko nga, Ma'am Susan, is wala dapat maagap sila sagutin. Walang, it doesn't even have to be malicious. But here's my experience. Normally, pagka may ganitong mga issues na lumalabas, something controversial, ang nangyayari is the media will ask. Kasi sa press briefing, magtatanong talaga ang media. So, in this case, walang briefing man lang. So, there is very little information coming out. Ang masakit niyan is, nagre-rely yata sila dun sa kanilang mga trolls who don't disseminate information, but instead, just try to, take down or ruin the reputations and credibility of those who speak the truth or facts or whatever, or alternatives to their narrative. May magagawa pa ba daw para dun sa pagpipirma? Yes, we have to constantly and continuously report it. And let's see kung merong mag-file ng kaso sa Supreme Court. Okay. Pwede po kasing kasuhan yan eh. Kasi dapat people's initiative yan. Pero kung government sponsored, kung may pera nang galing dun sa, let's say, some government official, hindi na po yan people's initiative.
What if the video ay ilalabas from China or Russia? May magagawa ba ang gobyerno para mahabol ang pagpapalabas? Wala nga territoriality, ano? Pero ang tingin ko dyan is, what is the value? Kasi may video, pero wala naman. If it goes to court or if it goes to an impeachment trial, sino magte-testify to that? Natatawa ako. Dun sa mga tao na galit kay Duterte, pinipilit nila na tama si Duterte dun sa sinasabi niya. Guys, make up your mind. Huwag niyo akong sigawan, Henry, ha? Ano masasabi mo? Sabi niya ganun. Tigil-tigilan niyo nga ako sa mga, napanood niyo ba ito? Ano masasabi mo? Galit na galit? Angry? Bakit? Why? And why are you compelling me to answer? Diyos kong mahabagin. Paano kung sabihin ko sa'yo, hindi ko napanood yung video, o di tablado na? Ay, nako guys. Seriously. Wala lang kayong masagot dito, ililihis ninyo. Ang issue is, whether or not, well, not really an issue. We're just discussing about this alleged video, di ba? Cherry, ayan, sabi ni Christine, ay, nako. Yun. Cherry picking to the max yung ginagamit si PRD. Binabasto siya most of the time. Tapos, if he says something they agree with, push us to believe it. Kaloka kayo. At least kami, hindi kami yung super duper na nga idol ng kung sino-sino. Kasi kahit si Pangulong Duterte, kino-call out namin ng presidente siya. At kahit si Pangulong Duterte, pag may sinabi siya na ayaw namin, ay makakaano rin siya. Kahit kami, sasabihin namin, no. Sabi ni Ian, kamusta ang katahimikan at mga kuliglig ng PCO? Grabe, ang harsh. Anong sinabi? The United States of America pays for your police forces, pays for your army and navy. Does it? Of course not. Oh my goodness, Daniel Luke. What did the US pay? They're not paying for any police forces. They're not paying us for anything. Your military has access to our bases. They get to build their own structures, and those structures, they pretend that it's going to go to us. But like what happened with Clark and Subic, some of the stuff that you left, aside from nuclear waste, were buildings that were in disrepair. Tigilan ako. And you know what? They didn't even give us favored nation status in our exports. He told us when we were negotiating for access to military bases that that's off the table. And that came right out of the mouth of your secretary. Sabi ni Roland, paano makasign ng manifesto? I think it has gotten off. Natanggal na po siya sa change.org. So if ever we're going to have to, ano, we're going to have to circulate a hard copy. Sabi ni Ma'am